So 30% water change lang to. Ayan. Lakas lang kumain. Pakainin natin ulit. Sarga. Tagal-tagal na talaga to. Oyster shell. Kaya hindi nakakalinis. What's up mga kahabi? So for today's video ay maglilinis tayo ng koi pan ng pinsan ko. So kita nyo naman, medyo madumi na talaga. So around 2 weeks na ito hindi nalilinisan. So maglilinis na tayo, let's go! So una sa lahat ay papa-overflow na natin. Meron ditong gripo, deep well. So walang chlorine yan, deep well yan. Overflow muna natin kasi maglilinis muna ako sa mga aquarium niya, sa mga goldfish. So hayaan ko muna itong madala itong mga puti-puti na to, mga laway nila yan at saka mga milk, kasi maraming mga breeders dito. Nagbe-breed lang sila dito. Yung mga maliliit, mga ang kadalasang nagbe-breed dito. Ayan o. Meron ding goldfish dito, dalawa. Hindi sila umihiwalay. Ang mga bullhead na hindi umihiwalay sa kanyang, ano. Ayan. Video kayo mamaya. So ito, nag-start na siyang mag-drip dito. So tanggalin lang natin itong mga laway-laway na to. Para nang sa ganon ay malinis na. Tapos yung bucket na yon is lilinisan natin at doon din. Yun lang muna. Tapos sa may aquarium muna ako. Pero hindi ko to i-vlog sa aquarium. Dito lang ang i-vlog ko ngayon. Sa yun, mag-vlog na ako dati doon. Medyo gutom sila, hindi pa siguro ito napakain. So, pwede nating lagyan. Kunti na lang yung pagkain. Tingnan natin. Ayan. Lakas lang kumain. Nilalamon lahat. Lalagyan ko sana ito ng mauli. Para tekniko ito, para madali silang lumapit sa tao. Kasi yung sa akin kasi merong goldfish, merong muli at saka koi. Tapos kumakain sila ng kamay. Lagay mo kamay, kakainin nila sa, kasi ang unang kakain, ang unang ano talaga doon is lalabas talaga is yung muli at short tail. Kasi ito mga ano ito. Noy. So, lagyan natin ang kanyang koi na naman. Ah, goldfish. Merong goldfish dito. So nagbe-breed na palang iba dito kasi ang tiyan ng malaki dito. Itong turo na to, malaking tiyan dito eh. Ayay ka. So ayun, wala pa kasing breeding area. So i-try natin sa ano, sa kapatid ng may-ari nito kung paano niya i-breed ito. Siguro doon lang siguro may trapalpan. So lagyan itong goldfish na to ay papakainin natin. Hiya pa ang mga goldfish na to. Ayaw pang kumain. Oh, kumain na talaga. Breeder size na to pero mga male to. Meron namang labasan yan pero hindi sila lumalabas. Takot sila sa mga monster na koi. Pero hindi naman sila inaano. Ayan o. Cute na tingnan. So sa goldfish muna ako. Lilinis muna ako sa goldfish. And see you pagkatapos ng dripping. Siguro pag mamaya, pag matapos na to, is lilinaw na konti. Pero lilinisan ko pa yung bucket. So ayan. Ayan, marang na linis-linis na dito ng konti. Kaso hindi pa natin nalinisan yung filter bucket. So ayan, so maglalagay muna tayo ng, ito yung pinapakain nila dito.
maintenance ng pinsan ko is Fukubukur. Kaya lumaki yung mga south kasi merong mga maliliit dyan dati. Nakita natin sa vlog na parang wala nang ilalaki pero tumutubo pa rin pala. Kaso medyo mahal lang talaga to. Pakainin natin ulit. Larga. Ang ganda dito i-breed itong ano, mga Otsuri. Yun. Pero may white siya, so ano na siya, Kisho, ano siya. Saka itong parang panda. Shiro Otsuri. Ito yatang maganda i-blend. At saka yung Showa dyan. Mga ganitong kulay oh. Sa mga breeder na encounter ko is ginagamit talaga nilang base. Lalo na sa pangmadpan is ganito oh, para maraming lumabas yung iba kasi ganito lang mga reject lang ginawan lang kasi pangmasa lang. So parang ganito. Black and orange or black and red. Kasi pag lalabas daw dyan, marami daw tricolors ang lalabas. Pero pag ganito, ganito talaga ang labas. Mabilis lang naubos. So doon naman ako maglilinis. Paano na natin? Dito muna tayo. Last time is naligo ako dito kasi yung water pump niya is na sa katagalan ng ano niya dito PVC na ano na nasira yung PVC. Tagal na talaga akong hindi naglinis dito kasi merong 2 weeks na. Meron ng gagamba. Bahay na gagamba dito. Meron kasing mga puno dito. Iyat. So dito, tanggalin natin to. Ayan. So, update ko muna kayo. Ayan, tanggal na natin. So, na, sobrang daming lumot na. Tanggal na kasi. 2 weeks na. Ayan. Nanggalin ko na yung net. So, ito namang natanggalin natin. Tagal-tagal na talaga to. Oyster shell. Ito yung lilinisan ko, yung oyster shell. Tsaka ito. Tagal na talaga. 2 weeks na kasi yung hindi na kapaglinis. Yan. Sayang yung janitor dito. Ito. Oops! Yan. Isan ko muna dito. Basic lang. Huwag lang masyadong kuskusin ko sa'yo. Para may kakapitan ang mga lumot. Ito lang. So, doon bakteriya kung tatawagin. Ito lang. Basic lang. Saka ito din. Hindi ko na siya tama ganito lang. Yan. Basic lang, basic. So, dito naman. So, ganito lang technique na akin. Yan lang technique na akin yan. Ganito lang. So, ayan. Daan yan dito. Pag mapuno dyan. So, i-mix-mix natin. Sobrang dami. Ayan lang.
So ito mga kahabi, malapit na akong matapos dito. So hintayin lang natin yan. Mix na lang natin yan hanggang sa ano, matapos yan dito. Tapos pag malinaw na dito, lagyan na natin to. Tapos sa kabila naman. So i-update ko kayo mamaya kung ano ang resulta nito. So, at dyan nagtatapos ng ating vlog mga kahabi. So kita-kita nyo naman crystal clear na ang tubig. So papakainin natin. Ayan. So 30% water change lang to. Ayan. Lakas lang kumain mga kahabi. And shout out sa mga sumunod.